Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Ningin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buo. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa ngayong araw na Biyernes mahalaga para sa ating komunidad dito sa Quiapo, Paggunita kay San Juan Pablo Ikalawa, Santo Papa. Nakadalaw po siya sa ating bansang Pilipinas ng 2 beses. Meron pa tayong sariwang alaala sa kanya. Humingi tayo ng kanyang intersesyon upang ipanalangin ang ating bansa at ang buong mundo. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Juan Pablo Ikalawa ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwala ang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihi sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting nananasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautosan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito,
Ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo ay susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi niyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog sa sinabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga, mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at langit, ngunit hindi niyo mabasa mga tanda sa kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka na sa hukuman, makipag-ayos ka sa mga nagsakdal habang may panahon, baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka sa hukom sa tanod at ibinilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Ngayong Biyernes na humihingi tayo ng awa sa Panginoon, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Marami po ang nagtatanong, hindi ba meron na tayong Senyor sa altar? Eh bakit ba tayo merong maliit na Nazareno? Ito po ay galing pa sa Portobelo, Panama. Isang bansa po to sa kabilang panig ng malawak na dagat, yung Pasipiko Oceano. At sila rin, katulad ninyo, kasuot ninyo, kaugali natin. Alas tres pasado ng hapon sa kanila ngayon, hindi nila maprosesyon ang tayo poong Nazareno. Biba Nazareno. Ang tawag nila, Nasa Nazareno. Iyon ang parang malambing na tawag nila. Parang palayaw sa Senyor. Hindi nila mailabas, hindi nila maprosesyon. Nasa loob lang ng simbahan sila. Kino-cross-post po natin, sineshare po natin ang kanilang mga aktibidades sa kanilang simbahan. Nandun, inalis dun sa kinalalagyan, pero nasa loob pa rin ng simbahan. Umaawit sila. Mahilig po silang sumayaw. Pinapahiwatig nila ang kanilang pagmamahal. Ito po, itim na Nazareno, Cristo Negro ang tawag nila. Iyon ang kataga ng Espanyol sa itim, Negro, Cristo Negro, yan ang tawag nila sa Portobelo, Panama. Nakadalaw po ako doon sa okasyon ng World Youth Day, Panama. Minsan nagtataka ko, nung bago ako dito, bakit may mga balangay tayong gumagapang sa trastasyon? Hindi ko maintindihan. Nung pumunta ako sa kanila, gumagapang ang mga tao, malayo pa lamang, mga 5 kilometro. Gumagapang patungong simbahan. At tayo, meron tayong kaugalian, sana huwag mamatay ito. Hindi ba kung may sakit na sanggol ka o bata, nung isang araw, may isa humagalhol, lalaki kalalaking tao, umiiyak kasi 50-50 ang kanyang bagong pinanganak na sanggol. Hindi ba kung may sakit ang ating bata, may tradisyonon, sinusuotan natin ang damit ng Nazareno? Baka hindi na tayo nakakakita nun. Sa kanila, suot-suot nila ang damit ng Nazareno. Marami pa mga ugali at higit sa lahat, may hirap sila na pag-iwanan ng mga mayayaman na sobrang yaman, tayo naiwanan na, desperado na, wala na tayong makapitan. Kaya sa pamamagitan ng social media, salamat sa Diyos, na-discover natin na may kapatid pala tayo sa malayo, sa kabilang panig ng osyano, ng malawak na dagat. Pesta nila ngayon, kaya nagpahiwatig tayo sa ating komunidad, ng ating komunidad sa kanila, ang ating pakikiisa. Diba? Kada misa, hiniling ko sa iyo, ipagdasal ang traslasyon, 20-22. Ang kanilang saya, ang kanilang paghahanda, ang kanilang galak, kaisa natin. At sila rin, nung piyesta natin, nagpahiwatig, nagpadala ng mensahe ng pakikiisa. Magkakapatid po tayo. Sige po. Ngayon din po, ginugunita natin si Papa San Juan Pablo II. 2 beses pong dumalaw sa Pilipinas. 1981, 1981. 1995, 1995, sa okasyon ng World Youth Day. At tayo'y tuwan-tuwa. Yung mga may edad sa atin, naalala pa, santo na siya. Kasi minsan kung meron tayong pagdiriwang ng santo, para bang ang layo-layo nila.
Di natin. Ito, meron tayong, ako, meron akong larawan kasama niya sa dumalaw sa San Carlos Seminary. Ha? Meron akong picture, ha? Konting yabang lang, ha? O, medyo nahalikam ko yung kanyang singsing, ha? O, tayo, alam natin si Juan Pablo II, John Paul II, we love you. Ha? Sa pagmamahal sa kanya, pinapadama natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sapagkat siya po ay bikaryo, representante ni Jesus sa panahon natin. Kaya ito po, si Juan Pablo II. Marami po sana akong kwento pa. Pumunta na po ako sa salita ng Diyos. Pasensya po, paalala sa atin. Ha? Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sinabi ni San Pablo, may paglalaban siya sa sarili. Parang may digmaan sa loob niya. Ang sabi niya, ang kabutihan na gusto kong gawin, hindi ko magawa-gawa. At ang ginagawa ko pa, yung masamang kinasusuklaman ko. Hindi ba nararanasan nating lahat? Gusto natin ang tama, hindi natin ginagawa. Yung kabaligtaran pa yung ginagawa natin. Kaya nga, bawat isa sa atin, ay haharap din tayo sa Panginoon Diyos sa katapusan ng panahon. Habang may panahon, manalo ang mabubuti, ang magaganda sa iyo, at iwaksi yung mga pangit at kasuklam-suklam. Pero alam natin yan, may mga demonyo pa sa atin. Bagamat pasalamat tayo sa ating mga anghel de la guardia na ginagabayan tayo. Ha? Ipagdasal natin ang isa't isa na manalo ang kabutihan laban sa masama sa kalooban ng bawat isa. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, sinabi ng Panginoon, oh, ba, makulimlim, maitim nga, maitim ang maulap. Eh, di uulan, di umulan nga, malakas ang bagsak. Maghanda ka na ng payong. Eh, kung tayo marunong may interpretasyon, sabi ng Panginoon, eh bakit hindi nyo nakikilatis ang kamay ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay? Parang bulag tayo. Hindi natin nakikita. Ayun, nakita natin ang maitim na ulap, di ulan. Bakit hindi natin makita ang kamay ng Diyos? Bakit nagbubulag-bulagan tayo o nagbibingi-bingian tayo? Nakikinig tayo sa maraming mga ingay at ang ating mata napupunta sa kung ano-anong kaliwan. paalala lamang sa atin yan. At isa pa, sabi, wag po tayong mapahamak. Ang trahedya po ay ikukulong tayo at hindi tayo makakalabas hanggang, yun ang huli-huling linya ng ating ebanghelyo, hindi natin nababayaran ng kahuli-hulihang sentimo. Anong ibig sabihin ito? Kung meron po tayong sama ng loob sa isang tao, meron tayong pagkapuot, meron tayong pagkamuhi, pinapa-iral pa natin ang galit sa kapwa. Ika nga, dinidiligan natin, may pataba pa tayo. Nagtatanim tayo ng sama ng loob sa kapwa. Kaya, hindi ka nagwapo, hindi ka na maganda, matapang na ang mukha mo. Bihira ka lamang umiti, depensibo ka na. Eh kasi nga, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Pinagdadasal ko po na hindi tayo mapunta sa impyerno. Ligtas tayo sa purgatorio, pero baka tumagal tayo sa buhay sa kabila hanggang hindi nawawala ang mga masasamang damdamin sa iyo.
lahat ng mga tinitipo mong negatibong mga emosyon, huwag na natin pong pairalin. Sige po. Okay po ba, ha? Sige po. Pagnilayan po natin. Muli, pumunta ako kay Papa San Juan Pablo II. Hilingin natin sa kanya na ipagdasal tayo sa tulong ni Maria, Birhen ng Santo Rosario, ni San Jose, ni San Juan Pablo II, ng mga santo. Nawa po, tayo po, alisin na po natin ang mga masasamang mga damdamin. At ang umiral ay kapayapaan, kapatawaran, pakikipagkapwa at pagmamahal sa ating kapwa-tao. Alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay ng pagdating ng Panginoon. Tugon po natin, ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan, sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos upang bigyang tuldok ang giyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway mabigyan ng lakas at pag-asa, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo, manalangin tayo. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming mga mata sa iyong presensya. Gawin mo kaming malapit sa iyo araw-araw. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Maghahanda ng alay, ay narito po ang alak at tinapay, dalasal nar mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Maghahanda na tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal. Umaasa kami sa iyong pagtangkilik. Ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi
sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Pablo ikalawa ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan at pagiging maasahan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mungawo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din at lahat mga pumanaw, lalo na si Father Raymond Acuña. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhin ng Santo Rosario, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Papa San Juan Pablo II, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan
Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Juan Pablo Ikalawa. Sa kanyang pagganap na paglilingkod sa sambayan mo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nululahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit na kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundaan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikalang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kanya.
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.